Welcome ulit sa Negosyo Manila. At this time, 1 a.m. Ito yung unang araw na itetest natin ang ating Converge 25 Mbps. Pumapatak na 25, pumalo ng 30 plus. Makikita natin. Okay, 25.1. Para naman sa upload speed natin, which is symmetric, 24.23, hindi naman nagkakalayo. Para naman sa ating 11 a.m. na speed test, pumalo ng 35 down to 26, 25. So far, consistent naman yung Converge natin. Ito yung day, the day after nung makabitan tayo. Para sa upload speed, 23.95. Bali, kung mapapansin nyo, ang difference lang nila ay point something or 1 Mbps. Okay, para sa 5 PM naman natin, 23.9. sa parehong araw, 24, stable, 23.9 para sa upload speed. Para naman sa gabi na 9 PM, so pinili natin yung mga oras na mga patay or mga oras na madalas gumagamit ang tao ng internet connection. Okay, check lang natin. So sa last part ng video natin, itatali natin yung average speed niya sa first 3 days ng Converge experience natin. Para naman sa day 2, mga Kanegosyo Manila, itatry ulit natin sa parehong oras, 1 AM, pumalo ng 35 Mbps, stable sa 25. Meron tayong ping na 3 milliseconds at jitter na 1 milliseconds, and wala naman tayong packet loss, I think wala. So down to 24.4. By the way, sa information nyo lang, ang wifi connection natin ay 5 GHz. So most of the time nung nag speed test ako, meron ako mga kasabay na device like my laptop, tulad nyan na natatandaan ko, nag-update ako ng Windows, kaya bumaba ng bahagya yung speed test, but still bumabalik siya sa 25 Mbps. Kahit na maraming device na nakakonek, sabay-sabay na nagda-download, ang pinakamababang nakuha ko in my experience ay 15 Mbps. Kaya sobrang ganda ng feedback ang nakukuha ng Converge, at sobrang ganda rin ng experience ko dito so far. And sana hindi tayo magkoproblema. Back to reality, 5 PM po, nakakuha tayo ng 25.1 para sa download speed, na meron tayong ping na 3 milliseconds at 1 milliseconds na jitter. So far, yung ganitong klaseng speed, napakaganda niya sa gaming. Okay, sa day 2 naman natin, for time check, 9 PM na po tayo. Walang pagbabago, kung mapapansin nyo, yung speed natin, yung upload saka download. Not unless merong ulan or merong ibang device na nakakonect sa atin. Alright, hintay lang natin. 25 and 23.14 upload speed. Para naman sa day 3, parehong oras, 1 AM. Umagang umaga, walang gumagamit. Pumapalo ng 40 Mbps, at nagpa-fluctuate patungo sa 24, near 25 Mbps. So mapapansin nyo, laging may surge every time na i-open natin itong speed test, biglang pumapalo ng 40. That's good enough. Day 3, time check, 11 AM, 25 Mbps pa rin, 24, pare-parehas yung ping natin, consistent, yung jitter natin, 1 milliseconds. Okay, we got 24.4 download speed, and mapapansin nyo, less than 0.01 yung packet loss natin, kaya hindi nag-a-appear. There you go, meron tayong 1.9%. So day 3, time 5 PM, halos parehas lang din. Okay, anytime, kahit may maraming device, parehas na nakukuha nating upload and download speed.
sa experience ko, yung 500 MB size na file na YouTube file na ina-upload ko, maabot lang ng more or less 1 minute, ganun kabilis kung mag-upload ng video dito gamit yung Converge internet natin. So fiber to, kaya expected naman yun, hindi siya tulad nung dati na coaxial cable or DSL yung mga line natin. Okay, tally na natin to. Para sa tally, makikita nyo na yung download speed, nakakuha tayo ng final or average na speed na 24.47 Mbps. At para sa upload speed na 23.7 Mbps, para sa sunod-sunod na araw, umulan o gabi, depende, kahit maraming nakakonek. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.